apat nating tagapagsalita ay isa sa pinakaaktibong historyador sa telebisyon ng Pilipinas at isa sa mga madalas na nagbabahagi tungkol sa kasaysayan sa social media at cyberspace nitong panahon ng COVID-19 pandemic. Siya ay isang assistant professorial lecturer sa De La Salle University, Manila, Department of History, at senior lecturer sa University of the Philippines, Diliman, Department of Broadcast Communication. Siya ay nagtapos ng BA at MA Kasaysayan at siya ay kasalukuyang PhD candidate sa Antropolohiya sa UP Diliman. Ang kanyang MA thesis ay tungkol sa pamamahala ni Imelda Marcos sa Metro Manila. Siya rin ang maiakda ng popular na pananaliksik na may pamagat na torture, human rights violation during the Marcos regime. Siya ang kapwa maiakda ng librong Bonifacio, ang unang pangulo, at Bayani Biographies, Andres Bonifacio. Siya rin ang historical consultant ng History with Lord at mga teleseryeng Ilustrado at Katipunan. Siya rin ang lumikha ng Showtime segment sa telebisyon na ginagamit ng mga guro at mag-aaral sa YouTube upang matulungan silang malaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Nagsusulat siya ng Sunday column na Showtime para sa Abante at isang Saturday column na may pamagat na Walking History para sa Manila Times. Upang talakayin ang paksang torture, human rights violation during the Marcos regime, narito po si Professor Michael Charleston Shaw Chua. Makasaysayang umaga po sa ating lahat at makabuluhang paggunita ng 49th na anibersaryo ng bisperas ng proklamasyon ng Marshall. Ako po ay nararangal sa panyaya ng aking alma mater na magsalita, no, ukol sa isang topic na malapit sa aking puso, bagamat nagtataka siguro yung marami sa ating mga kabataan, ikaw Chua, ikaw Inchik ka, naranasan mo ba yung martial law? Ikaw ba itinorcho? Eh, yan po, kaya ho may disiplina tayo ng kasaysayan. Kaya ho pinaniniwalaan natin yung ating mga guro kapag kinikwentuhan tayo ni Rizal about Rizal, kahit na hindi naman niya best friends yung si Rizal. Di ho ba? O kaya kapag kinikwentuhan tayo tungkol sa Battle of Mactan, wala naman ho, hindi naman ho nakita ng mga guro natin si Lapu-Lapu. Mahalaga po ang pagrespeto at pagkilala sa kasaysayan. Kaya po narito ako at nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataong gawin ang aking tungkulin para sa aking pamantasan at para sa mga biktima ng batas militar. Ang presentasyon na ibibigay ko po sa inyo, hindi ho siya masasabi na groundbreaking paper. Ito po ay isang school project na ginawa ko nung ako ay third year high school, na ipinagpatuloy kong ipinasa naman at aking nirevisa sa CASTEN at gayon din noong 2012 sa paggunita ng ika-apat na pong anibersaryo ng Batas Militar ay inatasan akong gumawa ng exhibit at ito po ay aking in-improve. So, ang aking pong paksa ngayong araw na ito ay ukol sa torture para paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng rehimeng Marcos. Maraming salamat muli sa komite ng UP Day of Remembrance sa makabuluhang gawain na ito. Kung kayo po may katanungan pa, please subscribe to my YouTube channel, Shao Chua. Follow me on my social media accounts at ang aking website po ay nagbibigay ng ilang mga papel ukol sa martial law at iba pang bahagi ng ating kasaysayan. Meron lamang ho akong 2 minuto upang magsalita, kaya kung nais po ninyong malaman pa ang ilang mga detalye ng aking sasabihin, pakigoogle lamang po ang salitang torture, human rights violations during the Marcos regime. Ang goal ng aking papel na ito, no, bago po na isulat yung akda ni Ma'am Raisa Robles na pinakakomprehensibo na pagtalakay ukol sa martial law at sa mga atrocities at human rights violations, ito po ay maging madaling
sangguniin o madaling makuhang impormasyon, no? Kumbaga, ito'y summary ng maraming pag-aaral na ukol sa mga human rights violations sa panahon ni Marcos. So, binabanggit lagi po sa atin na si Pangulong Marcos ay ipinroklama ang martial law to save the republic and reform our society. No? Dahil nandiyan na nga yung komunismo at ito daw ay threat. Na hindi, nagtataka lang ako kung bakit mas dumami pa ho yung komunista o yung mga rebelde noong matapos ang kanyang administrasyon. Kumbaga, hindi naging successful. Kumbaga, ang main goal na patigilin. Yan ay isang leksyon sa ating kasaysayan. Bakit? Sapagkat ang marami sa mga ginawa ng mga polisiya ay lalo pang nag-drive sa marami na lumaban. At sa marami, ang pinaka sukdo lang paglaban sa isang tyrant o sa isang namumuno ng walang katwiran ay ang paghahawak ng sandata. Maaaring hindi kayo sumang-ayon dito, subalit ito ang konteksto ng kanilang panahon. Dahil sabi ni Pangulong Marcos, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailang. Disiplina. At ang konsepto natin ng disiplina sa totoo lang sa Pilipinas ay parusa. Ipinakita ng mga Marcos na sila ang daluyan ng ginhawa. Kung sasang-ayon ka sa kanilang rehimen, mapayapa ang iyong buhay. Magkakaroon ka ng 11 basic needs of man. Subalit, kung ikaw ay hindi mo hahayaan ang kanilang pagpapalawig sa kanilang kapangyarihan, kaya po nilang pigilin ang pagdaloy ng ginhawa. Marahas ang kanilang sagot sa mga strikes, bawal po ang humingi ng mas malakas na karapatan o mas magandang karapatan para sa ating mga manggagawa noong panahon ng batas militar. Yan pa lamang ay isang human rights violation. Walang freedom of expression. Yan po ay nakalagay sa United Nations Declaration, Universal Declaration of Human Rights. Nagkaroon din ng massive militarization. No, kaya ho, ang nangyari ho, nagkaroon ng sobrang kapangyarihan ang marami sa militar, binigyan sila ng kapangyarihan, binigyan din sila ng kapangyarihan makawala sa mga pang-aabuso. Tandaan po natin na isang human right po ay ang sabihin sa iyo kung ano ang iyong ikinakaso sa iyo kung ikaw ay makukulong, no? Kapag ikaw ay inaaresto. No? Subalit, ang tulad na nabanggit na kanina ni Ma'am Pib, ano? Pib, yung arrest, seizure and search and seizure order o yung ASO, no? Ay isa lamang listahan na hindi makatwi na ano na walang pahintulot ng korte. At hindi man lamang sinasabi sa iyo kung ano ang ikinakaso sa iyo. O minsan wala pa ng listahan, hindi lang nagustuhan yung mukha mo, inaaresto ka na. No? Unang gabi pa lamang ng martial law, nalabag na ang karapatang pantao. Sapagkat inaresto nang walang warrant of arrest, listahan lamang ang mga pinuno ng oposisyon tulad na ni Noy Aquino at ni Senador Jose W. Diokno at iba pang mga periodista bahagi ng Constitutional Convention. Ang pinaka maaring gawin sa iyo kapag ikaw ay nahuli ng militar ay makulong. Oh? At tulad ni Kakrispin Beltran na naka-picture dito, oh? Ikaw ay makukulong, walang warrant, maaaring magstay ka ng ilang araw. Subalit, tulad nga ng sinabi ni Ben Cervantes, isang direktor sa teatro, no? Kapag ikaw ay nahuli sa Metro Manila, halimbawa, eh ganito lang ang mangyayari sa iyo. A, B, C, back to B, or proceed to D. Mga kampo yan, Aguinaldo, Bikutan, Krame, back to Bonifacio, or proceed to D, death. At sinabi ni Marcos, sa maraming pagkakataon, na arbitrary lamang o aberrations lamang o isolated cases itong tinatawag natin na mga human rights violations. Sabi ni Pangulong Marcos noong 1974, no one has been tortured. Subalit, nakita rin natin na yung mga nakulong sa panahon ng martial law noong unang mga taon ay nung lumaya ay pinaglaban din ang karapatan. May mga legal na mga aksyon na ginawa
ang mga katulad ni Kapepe Diok, no, at ni Ka Lorenzo Tanyada, tinitignan, iniimbestigahan ang mga human rights cases na ito. Tulad na makikita natin dito na ikinikwento kay Senator Diok, no, ang torture na ginawa sa isang detenido. Ang awakening ko po sa mga cases na ito ay nangyari maliban sa dokumentaryong Batas Militar nung ako'y nagpalalim ay mula sa aklat na Testament from a Prison Cell kung saan mula sa kulungan nakapagsulat pa si Ninoy Aquino ng listahan ng mga human rights violations. Ganon din ang conjugal dictatorship nung ako'y nasa kolehiyo. Mahirap hanapin po ang aklat na ito noon. Sa mga library lamang yan mahahanap. At nandyan din nilista ni Primitivo Mijares ang mga human rights violations. Sa mga nagnanais makakita kung ano ba ang mga primary sources at mga iba pang mga sources, makikita ho natin yan sa task force detainees. May mga file po ang mga human rights cases doon. 10,000 po ang naitala. At gayon din, may mga report ang Amnesty International na ating mahahanap sa internet. Gayon din, ang bantayog ng mga bayani po ay isang museo at memorial na tinayo upang parangalan ang mga biktima na naging bayani din ng Batas Militar. At meron pong aklat na nagpapakita ng lahat ng kanilang mga pinangangalan mula sa National Historical Commission of the Philippines. Ang aklat po na ito, kasama natin yung mga naging biktima ng martial law din, no? Si Bonnie Ilagan at saka si Pete Lacaba. Itong aklat, no, na hawak-hawak po namin, ito pong martial law, Marcos Martial Law Never Again, na isa sa pinakamadaling basahin at komprehensibong aklat tungkol sa Batas Militar ni Pangulong Marcos na isinulat po ng karangalan kong sumunod kay Ma'am Raisa Robles. Gayon din, maaari nating makausap ang mga naging biktima ng martial law. Sa aking papel na torture, ako po in-interview ko, ako yung instructor na ho ng UP noon, Department of History, no? Ay yung noong 2006 nakausap ko po mismo ng kanyang mga experiences ang ating keynote speaker na si Sir Roland Simbulan. Karangalang makasama kayong lahat. So, may mga uri ng torture. Of course, ikaw ay minamanakel, no? Manakel, no? Ang tinatawag. Ikaw ay iginagapos. At sinabi nga nila na yung electrification ng bansa ay isinagawa ng Pangulong Marcos sa mga maliblib na lugar. E nagpadaloy din ng kuryente sa mga biktima ng tarahasan. Oh, nilalagay ho yan sa genitalia tulad na nangyari kay sa Turocampo, no? At binubuhusan sila ng tubig, no? Para mas lalong sumakit. Gayon din sa ulo, inilalagay ang electric shock na ito. Ganito dito po yung sinaunang paraan ng pagkukuryente noon. At yan po. Pasensya na po kayo sa mga imahe. Kung pwede o kung hindi nyo humakayanan, magtakip muna kayo ng tenga. Nagpatayo ng mga edipisyo, nagpatayo ng mga kalsada, at nagpatayo ng San Juanico Bridge, ang pinakamahabang bridge sa Southeast Asia. No? Pero yan din ang itinawag sa isang torture kung saan ang biktima po ay inilalagay sa dalawang mataas na lugar tulad ng kama. At kung siya po ay bumagsak, siya po ay bubugbugi. Yan ang San Juanico Bridge. Gayon din, pinapainom ng truth serum. I think may mga kaso po na nakalagay doon sa aking papel. Ito po ay ina-administer sa Biluna Hospital kung saan ang tinotorture po, pagka na truth serum na ho, magiging madaldal po kayo. At ang goal ng pag-torture, of course lahat ng torture na yan, ay sabihin mo kung anong yung nalalaman, no? At maisip mo na yung kaginhawaan mo, yung buhay mo, ay nakasalalay po sa kamay ng torturer mo. At bakit? To dehumanize you, para hindi mo na maramdaman na ikaw ay tao, ang mga paniniwala mo ay sikilin para sa mabuting pamamahala at sa mabuting lipunan, at umasa ka na lamang at matakot na kapag ka ikaw ay umulit na lumaban, ikaw ay maaaring dakpin ulit. Yan po, dehumanization po ang gusto ng torture. At sinasabi ko, mga masasamang tao yan, okay lang na torturein, mga komunista yan. Tandaan po natin sa ating batas at sa international law, kahit po ang kriminal ay bawal bigyan ng makahayop na parusa. Kaya po, sa lahat ng administrasyon, kailangan labanan
ang at sa lahat ng level ang ganitong klasing treatment. Man, ang Russian roulette, bibigyan ka ng isang bala, paiikutin at itututok sa iyo, hindi mo alam kung puputok o hindi. So psychological torture 'yan. Of course, yung pambubugbog. Oh. At isa sa pagbubugbog ay yung tinatawag na telepon. Oh, o yung symbols na tinatawag natin kung saan iipitin ng kamay sa kamay mo ng malakas ang iyong ulo, sa kamay ng sundalo ang iyong ulo. Gayon din ang kulata o yung pistol whipping na tinatawag natin, no? yung pinapalo ka ng rifle bat. O, binubugbog ka ng rifle bat. At sinasabi na yung electrification, yung patubig ng ating bayan ay pinagawa nila, no? Yung mga dams na tinatawag, nagkaroon din ng patubig na ginawa para sa mga biktima ng human rights violations tulad ng water cure. Ang water cure po, mga kaibigan, ay hindi po ito parang tulad yan, ginagawa parang pichel. Mali yung ano eh. Ito ay ibinubuhuso yan ng balde-balde, no, sa isang tao. Either ganito, minilulunod ka, o tulad nung nangyari kay Peter Villasenor. Si Peter Villasenor, nakakaawa yung kaso niya, no? Isinabi to siya ng hubot-hubad, full blast ang aircon, no? Tinaupo sa bloke ng yelo, tapos po, itong ginawa, water cure. Nung puno na ho yung tiyan niya, binugbog na po ng mga bota ng mga sundalo, no? At lumabas na po yung tubig at dugo sa kanyang katawan. Ganun ho katindi yun. Tapos ang ginawa ho sa kanya, of course, isa po, no? Strangulation. Oh, ay isa din yung pagsasakal o paggamit ng plancha, paglalagay ng pepper, torture, pepper sa iyong ari, at yung makahayop na treatment. Ginawa kay Peter Villasenor yan. Ang ginawa ho sa kanya nilagyan ho ng, pasensya na po kayo sa description na ito, yung kanyang ari ng barbecue, hibla ng walis tambo. No? Hibla ng walis tambo yung kanyang ari. Sa iba pong kwento, meron hong barbecue stick pa na naikwento sa akin. So, gayon din, meron ding animal treatment. Ginawa rin yan kay kasamang Monico Atienza, no? Sumalangit naman kanyang kaluluwa, na talagang yung epekto sa kanyang mental health ay talagang matindi ng panahon ng batas militar. Kaya sa pagkato siya, nung hinubado siya, talagang halos ipalapa po sa aso yung kanyang katawan. Siyempre, dahil ang pakikibaka at pagmamahal sa kalayaan ay walang pinipiling kasarian, marami ho ang mga babaeng detenido, marami ho ang nagkaroon ng sexual injustices na tinatawag natin, at marami po ang na-rape. Oh. Si Sister Mariani Di Marana na inakulong, at yung ilan sa mga madre din ay na-rape, ano? At kahit na ho nangyari yun, hindi ho siya tumigil. Nung siya po ay lumabas, ay si Sister Mariani Di Marana na inipon ang mga kwento ng mga human rights victims, at nagkaroon po siya ng advokasya na idokumento ang lahat ng ito. No? At hanggang ngayon, may utang tayo sa kanya dahil nagpapatuloy po ang work ng Task Force Detainees of the Philippines, hindi lang dahil sa Marcos regime, kundi sa mga paglabag sa karapatang pantaho ng sumunod na mga administrasyon. Patapos na rin po ako, pero nais ko lang mong ihabol itong kwento ng aking kaibigan na si Susan Kimpo. Sumalangit naman kanyang kaluluwa, namatay po siya noong isang taon. Si Susan Kimpo po ay sumulat ng isang aklat, Subversive Lives, a Family Memoir of the Marcos Years. Family memoir, bakit? Kasi siya po ay isa sa mga 10 Kimpo siblings na 5 sa kanila ay nagkaroon ng human rights abuse na nangyari sa kanila noong panahon ng batas militar. Siya po ang bunso. Susan, para sa iyo to, ma'am. Si Ronald John Kimpo ay 17 taong gulang, UP Geography student, ay nahuli, no, kasama ni Lilio sa Hilaw sa isang sa bahay ni Lili. Hinahanap si Marie Hilaw, Amarilis, subalit sila po yung nakita. So hindi po sila yung nasa listahan, pero sila po yung hinuli. At si Ronald John ay hinuli sapagkat siya daw ay, oy, makasalamin ka, mukha ka matalino, no? UP student ka, no? Tinignan yung ID, UP nga. Taka UP to. Tsaka, singkit pala to eh. Taga Red China to. Mukhang Chinese, Red China. So, huliin yan. So, ang
Kaso lang ng kapatid ni Susan ay siya ay mukhang Chinese, nakasalamin, taga-UP, mukhang matalino. Hinuli. At sabi po sa kanila, na sabi sa mga sundalo, pwede mo bang magsiyang muna kami? At ang nangyari po ay, sige, pero hindi daw pina-flash sa kanila, yun pala ilulublob po yung kanilang mga ulo sa inodoro. Mga estudyante ito. At sila po ay dinala sa mga kampo militar na opisina sa umaga, oh, pero nagiging torture chamber sa gabi. At iba-ibang mga klase ng torture ang ginawa sa kanila. Oh. Ngunit si Lily po ay natagpo ang patay doon sa CR at ang sabi ho ay uminom siya ng muriatic acid. Ayaw pong maniwala ng pamilya na ito'y suicide. Ano man po ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Oh. Siya po ay namatay sa ilalim ng kustodiya, ang pinakaunang namatay sa loob ng kampo militar. Suicide man yun o hindi, kung ano man nagtulak sa kanya o pinatay man siya, ito ay dahil sa kanyang sitwasyon bilang isang detainee, political detainee. Ang kapatid ni Susan na si Lillian, ginawa man din ng sexual injustices at ang nangyari po ay siya po ay may minsan na siya po ay pinakitaan, no? Pinapunta siya sa pinto. We have a surprise for you. Lillian, we have a surprise for you. Tapos pinakita daw po sa kabila ang isang mukha ng isang duguang lalaki. At tapos sinarado ang pinto. Yung pala asawa po niya yun. Pagkatapos po ng kanilang torture, nakalaya sila, pero hindi na po sila nagsama, naghiwalay sapagkat naghiwalay so sila. Sabi, kapag nakikita ko ang mukha mo, sabi niya kay Lillian, eh parang naalala ko lahat ng nangyari sa atin. Hindi lamang po physical ang epekto ng torture, kundi sinisira din ito ang mga relasyon ng pamilya. Nangyari din yan halos sa mag-asawang Pietro Roger Mangahas na parehong tinorture, subalit talagang namayani lamang ang pag-ibig sa kanilang dalawa. Unfortunately, si Ronald John po ay nagpaalam kay Susan. Sabi, Susan, saka na muna, ano, mamaya ako po ay uuwi. Handaan mo ako ng pagkain. Pero si Ronald John po hanggang ngayon ay hindi na po umuwi. Of course, na-torture din si Sir Nathan Gilbert Kim po na kapatid nila. Eventually, siya po ay sumali sa Armadong Kilusan. Si Noel Kim po na kanila torture din. At syempre, si Ismael Jun Kim po ay tinorture din. Subalit, eventually, siya po ay namundok at siya po ay namatay sa kabundukan. Sa Abra, meron silang ginagawang parang ganitong kulungan. At ito po ay para sa mga detainees nila sa probinsya. Sa bagamat may torture na nangyayari sa Metro Manila, mas makahayop po yung nangyayari sa probinsya sapagkat wala akong nagmo-monitor sa mga ito. At pagkatapos ng ilang araw na torture, ikayo ay ikukulong sa isang selda. No? At yung selda na yon, doon na kayo mananatili hanggang kayo ay palayain. At sa selda, kahit na ganun, kahit na may mga detenido kayo, eh nakapag-express pa rin sa art. Ang espiritu ng paglaya, ng kalayaan, ay patuloy nilang isinabuhay. Wala na ho ako masyadong oras, ngunit alam naman ho natin ang sinapit ni Primitivo Mijares. Siya po ay malapit kay Pangulong Marcos bilang president ng National Press Club. Siya po ang nag-justify ng Marcos martial law sa dyaryon ng Sunday Express noong September 24, 1972. Subalit siya po'y kumalas sa rehimen at sinulat ang isang aklat na The Conjugal Dictatorship. Alam niyo po ba kung anong nangyari sa kanya? Hindi. Ako rin. Hindi ko rin po alam sapagkat siya'y biglang nawalang sukat. Ang tawag po sa kanila ay desaparecido. Mga nawala. At ilang daan din yan sa panahon ni Pangulong Marcos. Ang anak niyang si Boyet eventually ay nawala. At pagkatapos ay may naghulog po ng isang bagay mula sa helicopter. At eventually nakita ko, ito po yung katawan na duguan ni Boyet. 17 years old, binunot lahat ng kanyang mga kuko. 33 ice pick wounds around the body. Sabi daw ng police, tumatakbo yata ang presidente ngayon, yung investigasyon, sabi ito daw ay
plot related. Of course, wala akong naniniwala doon. Alam mo natin ang sinapit ni Kaboni Ilagan ng susunod nating speaker. Siya po ay tinortyo sa ilalim ng batas militar sa kanya, dahil sa kanyang pakikibaka. Subalit, ang kanyang kapatid na si Rizalina ay isa ring desaparecido at nawawala na rin po. Hindi pa rin natatagpuan. Ang aming pong UP Lipunan Pangkasaysayan ay nagbibigay pugay din sa aming orgmate na si Billy Beg na namatay sa panahon ng batas militar at marami usa ka mga Pinas lang ay kabataan. Edgar Hobson, Lori Barros, Eman Lacaba, Tony Hilhilario at marami pa pong iba. Pati mga doktor ng bayan, Johnny Escandor at Bobby De La Paz. Basahin na lamang po natin ang papel upang malaman natin ang sinapit ng mga katulad na nagtanggol lamang sa kanilang lupain, makliing dulag na binaril at pinaulan na ng bala ang kanilang bahay kubo. At nabanggit na ko kanina ni Ma'am PB ang mga massacre na naganap. Lagi sinasabi, Manjola massacre, discuss nyo. Dinidiscuss namin yan. Luisita massacre, dinidiscuss po namin yan. Pero itong mga massacre na ito, na-discuss po ba ito? Wala nga sa listahan na ito yung Malisbong massacre o yung Palimbang massacre na nabanggit ko kanina. No? Na ito po ay meron akong kausap last week lamang na taga Malisbong at sinabi niya ho na tatlo sa kanyang mga tita ay balo. Tatlo sa kanyang mga tita ay balo dahil sa Malisbong massacre. Nangyari po talaga ito. To libong namatay sa Malisbong. It left us brutalized as a people. Sinang bayan ay na-brutalized. Is it worth it? Sabi ni Pangulong Marcos, noong pa lamang first quarter storm, gusto na niyang ideklara ang martial law. No? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil gusto niya itong lumala. Bakit na gusto itong lumala? Sabi niya, massive terrorism, wanton killings and an attempt at my assassination. Allow the situation to develop. And then he will declare martial law and suspend the privilege of the writ of habeas corpus and arrest all, including all the legal cadre. Sabi niya, maghihintay daw siya ng tamang panahon para arrestuin sila. Nag-iisip na ng paglabag sa karapatang pantao, 2 taon pa lamang bago ang batas militar. Bakit po? Next paragraph, sabi, if I want to be perpetuated in power, this is the easier way to it. Para lamang lumawig ang kapangyarihan? Para lumawig ang posisyon, ang impluensya, ang pera? What's the cost of all this? Bakit tayo ang nagbayad? Bakit nasira ang ating mga buhay? At hanggang ngayon, pinag-aaway-aaway tayo. Dahil dito, bakit nagkaroon ng pagnanakaw? Na nung ito ay hindi pinagbayaran nila, marami na halos nagnakaw, ginaya po sila. The AFP recognizes in its code of ethics the misdeeds of some of its members who sacrifice national interests for individual gains, committed graft and corruption, perpetuated the ill effects of martial law. Nire-resolve daw nila ito at gusto nilang matuto sa kasaysayan. Ako po ay umaasa. Subalit, sana po tayo ay magbantay at singilin din po natin sila sa kanilang pangakong ito. The corruption in all levels of Philippine society today is an example of what happens to a country 40 years after wiping out many of its dreamers and idealists. Hindi masamang tao si Edgar Hobson. Hindi ako naniniwalang masamang tao at dapat mamatay ng katulad ni Lorena Barros o ni Liliosa Hilaw. I refuse to accept that these are bad people who deserve to die. In the end, when we accepted this brutality, pag sinasabi natin patayin ang kapwa natin, ay para naming lahat tayo, hindi ka man nakaranas ng martial law. Kapag ka binumura mo ang mga biktima ng martial law, kapag ka binumura mo ang kapwa mo, pagka nakikipaglaban para sa demokrasya at kalayaan, lahat tayo ay biktima ng martial law. Walang hindi biktima. At hanggang ngayon, patuloy tayong binibiktima. Kaya gusto ko po na maalala natin men, women, and children and the young people. Sila po ay
nagbuwis ng buhay dahil lumaban po sila. Hindi dahil sila ay masamang tao sapagkat sila ay may pag-ibig sa bayan. Kaya ibang-iba po yung pinakita ng people power. May martial law tayo, juxtapose it with people power, kung saan ang kalaban po natin ay hindi po natin. Ito pinakita natin pakikipagkapwa-tao. Yung kalaban natin, hindi natin pinatay. The professionalism of people in the armed forces and the people. Pakikipagkapwa-tao, nagbigayan ng bulaklak, nagyakap at nagsabi, bakit tayo magpapatayan pare-pareho tayong mga Pilipino? Sabi ni Ferdi Arceo, kapangalan ni Ferdinand Marcos, subalit isang bayaning mula sa Ateneo, ang ating kapit-eskwela. Sa isang sulat para sa kanyang mga kaanak, hari naway magtagpo tayong muli sa isang panahong walang kalupitan. At hari nawa sana atin pong panatili at bantayan ng ating bayan ay walang kalupitan at tumutungo sa kaginhawaan. Ito po ay obligasyon natin bilang scholar ng bayan at bilang mamamayan ng ating inang bayan. Marami pong salamat at mabuhay tayo lahat. Tunay ngang kagimbal-gimbal ang sistematikong paggamit ng torture ng Rehmeng Marcos upang supilin ang pagtutol. Nakita rin po natin ang reaksyon ng ating mga kasama ngayon sa ating Zoom chat. Naramdam nila ang naging danas ng ating mga kasamahan na naging biktima ng Rehmeng Marcos. Maraming salamat po, Professor Chua, sapagkat hindi nyo lang ito binigyan ng akademikong sipat, ibinahagi nyo rin ang malagim na sinapit ng napakarami nating mga kababayan. Music.